Panginoong Diyos, lahat ng santinakpan. Magsiawit kayo at siya'y pagdangal, magpakailanman. Magpuri kayo, mga anghel ng Diyos, sa Panginoong may kapal. Magpuri kayo, mga langit, sa Diyos na sa niyo lumikha. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinakpan. Magsiawit kayo at siya'y ipagdangal, magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo na may suma inyong lahat. At sumainyo rin. Malugod po nating ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng lahat ng mga banal, lahat ng mga banal, lahat ng mga santo at santa, todos los santos. Tayo po'y lumalapit sa dakilang pagtitipon ng mga banal sa kalangitan upang tulungan nila tayong lahat sa ating mga pangangailangan, sa ating mga pinagdaraanan, sa ating sitwasyon, sa ating pang-araw-araw na buhay, sa pamilya at sa lipunan. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin. Dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, buktong na anak ng Diyos, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak na Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Hesukristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo, Ama naming makapangyarihan, ipinagkaloob mong aming maparangalan sa isang dakilang kapistahan ang kagitingan ng lahat ng iyong mga banal. Inululuhog namin pakundangan sa napakaraming dumadalangin na mapawiin mo sa amin ang kinasasabikang batis ng iyong awa sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat.
Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Ako'y si Juan, at nakita kong umaakyat sa gawing silangan ang isa pang anghel, taglay ang pantatak ng Diyos na buhay. Humiyaw siya sa apat na anghel na binigyan ng Diyos ng kapangyarihang maminsala sa lupa at sa dagat. Huwag muna ninyong pinsalain ang lupa, ang dagat o ang mga punong kahoy. Hintay ninyong matatakan sa noo ang mga lingkod ng ating Diyos. At sinabi sa akin ang bilang ng mga tinatakan. 144,000 buhat sa 12,000 lipi ng Israel. Pagkatapos nito'y nakita ko ang napakaraming taong di kayang bilangin ninuman. Sila'y mula sa bawat bansa, lahi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono at ng kordero. Nakadamit ng puti at may hawak na mga palaspas. Sabay-sabay nilang sinabi, ang kaligtasan ay mula sa kordero at sa ating Diyos na nanakaluklok sa trono. Tumayo ang lahat ng anghel sa palibot ng trono, ng matatanda at ng apat na nilalang na buhay. Sila'y nagpatira pa sa harap ng trono at sumamba sa Diyos. Ang wika nila, Amen. Sa ating Diyos ang kapurihan, kadakilaan, karunungan, pasasalamat, karangalan, kapangyarihan at kalakasan, magpakailanman. Amen. Tinanong ako ng isa sa matatanda, sino ang mga taong nakadamit ng puti at saan sila nanggaling? Hindi ko po alam, tugon ko. Kayo ang nakaaalam. At sinabi niya sa akin, sila ang mga nagtagumpay sa kabila ng mahigpit na pag-uusig. Nilinis nila at pinaputi sa dugo ng kordero ang kanilang damit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang buong daigdig lahat ng naroon, may-ari ang Diyos ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at iyong sandigay, ilalim ng lupa, tubig, kalaliman. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng puon, sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitiwan. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya, ililigtas siya at pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos at iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, sa ngayon, tayo'y mga anak ng Diyos, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam nating sa pagparitong muli ni Kristo,
tayo'y matutulad sa Kanya, sapagkat makikita natin siya sa Kanyang likas na kalagayan. Kaya't ang sinamang may pag-asa sa Kanya ay nagpapakalinis tulad ni Kristo, siya'y malinis. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Kayong mabigat ang pasan ay kay Jesus maglapitan upang kayo'y masiyahan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya, lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na walang inaasahan kung hindi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapi, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagkumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakalob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikilala nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ipagkakasundo, sapagkat sila'y ituturing ng Diyos ng mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa akin inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig, pinagwiwikaan ang lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo't magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po na po ang lahat. Sa simula ng panibagong linggo, sa simula ng panibagong buwan, buwan ng Nobyembre, buwan na nagdadasal tayo para sa mga yumao, binabati ko po kayo sa pagpapala, pagbibendisyon, pagbibiyaya, pagkakalob ng napakaraming grasya mula sa ating butihing Panginoong Hesukristo. Dakilang kapistahan, solemnidad ng lahat na mga banal, lahat na mga santo at santa, isang kalipunan, isang malaking pagtitipon, asemblea sa langit, nagpupuri, sumasamba, dinadakila ang Diyos, isang dakilang mga banal na sa langit, mga banal na sa langit, nawa tayo'y mapabilang, mga banal na sa langit. Yan, mga kapatid, ha? Sila po ang tumutulong
nagising kayo. Sila po ang tumutulong sa ating pang-araw-araw. Kaya meron tayo mga patron, may mga namamagitan, may mga intercessor tayo sa taas. Ang buhay nila, pinili nilang mahalin ang Panginoon sa pamamagitan ng dasal na kaya naman ang lahat. Lumalapit sila, kinakaibigan nila, at siyempre mas malalim sa pakikipagkaibigan ng pagsisinta at pag-iirog, pagmamahal sa Panginoon. At ang pagmamahal nito ay nakikita sa pagtulong nila sa mga nangangailangan, ang mga minamahal ng Diyos, yung mga kawawa sa lipunan. Pagnilayan po natin ang mga pagbasa natin, may tatlo tayong pagbasa, pahayag, unang sulat ni Juan at Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Sa pahayag, sa Apokalipsis, sa Revelasyon, may sumasamba na sa langit at yung mga hinirang na bilang, nakasuot sila ng puting balabal at nagwawagayway ng palaspas, at ang kanilang inaawit, kaligtasan mula sa Panginoon na nasa trono at sa kordero. Yan ang kanilang awit. At sinabi ng ating unang pagbasa, baka hindi nyo napansin ang detalyeng ito, pinaputi sila ang kanilang suot sa pamamagitan ng dugo ng kordero. Ewan ko ba kung napansin ninyo ang detalyeng ito. Minsan po, siyempre ako pari, nakasutana. Puti po ang aming suot. Minsan po ay dati, matigyawatin po ako ng bata ako. Kinamot ko yung tigyawat ko. Dumugo. Malaki yung tigyawat ko Dumugo. Sa pagkamot ko, yun. Puti yun. Napahirang ko yung aking sutana. Hirap na hirap po akong labhan. Kayo, kung naglalaba kayo, ginagamit yung detergent, yung sabon, hirap na hirap akong upang tanggalin yung mancha ng dugo. Dugo ko yun. Gusto kong maputing-maputi. Mapapansin mo eh. Iba po sa Diyos, ha? Sinabi dito, pinaputi. Yung dugo ni Jesus, hindi nakamamantya. Yung pa ang nagpapaputi, nagpapaningning, nagpapasinag, nagpapakislap, parang brilyante, ha? Sa mga banal. Unang pagbasa yon. Pangalawang pagbasa, unang sulat ni Juan. Makikita natin ang Diyos sa kanyang likas. Yung mga teologo, yung mga dalubhasa sa teolohiya, yung pag-aaral ng Diyos, ang tawag nila dito si Santo Tomas de Aquino, yung bisyong beatipiko. Ang lalim nun, ha? Mabigat yon. Sa Ingles, beatific vision. Sa madalit sabi, makikita mo ang kagandahan, ang pagmamahal na niyayakap ka kaisa ka noon. Yun, napakaganda noon, napakasarap noon. Sana po ay matamasa natin. At sinasabi sa mga malinis, sapagkat Diyos ay malinis, makikita natin ang Diyos bilang siya. Nako. Maganda po yun para sa ating lahat. At ang Ebanghelyo natin, ayon kay San Mateo, iba ang Panginoon, iba ang kaayusan sa kabila, iba yung orden sa kabila. Yung mga namamayagpag dito, yung mga sikat dito, yung mga nasa taas dito, yung mga makapangyarihan dito sa lupang ibabaw, mga dominante dito, pagdating sa kabila, baligtad ang ayos. Ang mga inusig,
ang mga mabababang loob, ang mga malilinis ang puso, ang mga gumagawa ng tulay ng kapayapaan, ang mga mahihirap, sila ang itatanghal, itatampok, itataas. Yun. Yun po ang pangharap natin. At gaya nga na sinabi ko do sa parada ng mga santo, meron po tayong debosyon, ha? Kakaiba ngayon, ha? Sumilip kayo doon sa likod. Ha? Pinagsikapan ng ating simbahan yan, yung mga santo dyan. Ha? Sa likod. Ha? Sige. Sinabi ko po, binahagi ko po, isa lamang ang trahedya sa buhay, ang hindi maging santo, ang hindi maging santa. Kalunos-lunos, kahamak-hamak, sinumpa ka sa lahat. Kung hindi mo naabot ang objetibo natin sa buhay na magpakabanal. Kaya, paalala lamang sa atin, walang eksepsyon, hindi ito lamang pampari. Lahat sa atin, sapagkat hindi tayo mapapabilang, hindi tayo makakapasok sa langit, ang ating tiket, pagpapakabanal. Sa tulong ni Maria, lahat ng mga santo, iniling natin ang tulong nila. Tayo po ay umawit. May mga puting mga damit. Kumikinang, sumisinag, kumikislap, kumukuti-kutita. Ha? Yan po. Yan ang ating alay sa dulo ng ating buhay. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, bilang bayan ng Diyos dito sa lupa, pag-isahin natin ang ating mga panalangin at ang mga panalangin ng lahat ng mga banal sa langit para sa mga pangangailangan ng mga lalaki at babae sa lahat ng dako. Tugon po natin, sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal, dinggin mo kami, O Panginoon. Sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal, dinggin mo kami, O Panginoon. Ang simbahan naway ihatid sa kaharian ng langit, ang lahat ng kanyang mga anak, manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal, dinggin mo kami, O Panginoon. Ang mga taong may mabubuting kalooban, naway makatanggap ng tunay na buhay at kapayapaang di nagmamaliw, sa pamamagitan ng mapantubos na dugo ni Kristo, manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal, dinggin mo kami, O Panginoon. Tayo naway pagkalooban ng Eukaristiya ng lakas, upang makapamuhay ng matuwid dahil sa pag-asang makakapiling natin ang mga banal sa langit, manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal, dinggin mo kami, O Panginoon. Ang mga inuusig dahil sa pagiging matuwid, naway matatag na makapagpatuloy sa daan ng kabanalan, manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal,
Dinggin mo kami, O Panginoon. Ang mga yumaong mahal natin sa buhay, naway makasama ang mga banal sa langit, manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal, dinggin mo kami, O Panginoon. Ama ng kabanalan at biyaya, inialay namin ang aming mga kahilingan kasama ng mga panalangin ng mahal na Birheng Maria at ng lahat ng mga banal. Taglay ang pagtitiwala sa iyong habag na nahayag sa kanilang mga dakilang buhay. Hinihiling namin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po na po ang lahat. Lahat ng ito'y nagmula sa iyo, muling ihandog sa iyo, buong puso kong iaalay sa iyo. O Diyos, O Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyong kaluwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kaluwalhatian. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, maging kalugod-lugod nawa sa iyo ang aming mga alay sa paghahain namin bilang pagpaparangal sa lahat ng mga banal. At ipagkalom mong madama namin ang pagmamalasakit sa aming kapakanan ng mga kapiling mo sa langit sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong niloob mong maging tampok ang mga mamamayan sa banal na lungsod, sa lungsod naming inang Jerusalem. Nagtitipon ang mga kapanalig namin, sa iyo masaya kaming dumudulog, sapagkat kaming nananalig ng lubos, kaming sambayanan mo'y dito'y natutuwa. Sa iyong pagkadakila sa aming kapwa, sila'y naghahandog ng dalangit halimbawa upang sa pagdulog namin di kami manghina. Kaya kaisa ng anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, buong may kapal. Banal ang iyong pangalan. Banal ang iyong kaharian. Langit, lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilan. Di narakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito
upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hinggantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Katiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, na kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng manakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo po kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tungyan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa yung sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumunyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon.
At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Father Earth, kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad na mainayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Santo at Santo.
kita pasasalamat ay kinakanta ang Nazareno siyang sinisinta. Alleluia, alleluia. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsamba namin sa iyong kadakilaan bilang tanging banal sa gitna ng tanang mga banal, ininiling namin ang iyong kagandang loob na aming pakinabang kabanalan sa iyong pag-ibig na lubos upang mula sa hapag na ito na mga naglalakbay patungo sa iyo kaming makabagtas sa salo-salo sa langit na bayan naming totoo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos na nagkaloob ng kadakilaan at kaligayan sa lahat ng mga banal na ngayon ay pinararangalan ay siya nawang magpala sa inyo ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ang mga panalangin ng mga banal ay magbunga nawa ng iyong paglaya mula sa kasalukuyang kasamaan. Ang halimbawa na kanilang pamumuhay ay lagi nawang makaakit sa inyo upang ang Diyos at kapwa-tao ay paglingkuran ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ngayong ikinagagala kaisa ng buong simbahan ng pagsapit sa langit ng mga banal para kampin ng walang maliw na kapayapaan, makarating nawa kayo sa tahanan ng Diyos Ama upang makaisa mga banal sa kaligayang walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.